This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Ang pagtataguyod ng isang matagumpay na tilapia farm ay hindi mahirap. Start your own fish pond right and you'll definitely pave your road to success. Pero ano nga ba ang mga kailangan natin malaman at tandaan sa pagtatayo ng isang palaisdaan? Here are the easy steps on how to build your very own tilapia fish pond. Sa pagsisimula ng inyong fish pond, you must always keep in mind that choosing the perfect location is the name of the game. Tubig ay ang pinaka-importanteng pagkakaroon ng isang fish pond. Kailangan tandaan na sa pagpili ng location para sa inyong palaisdaan, dapat malapit ito sa pinagkukuhanan ng tubig. Dapat malinis at sapat ang quantity ng tubig na nanggagaling sa inyong water source para ma-ensure ang magandang paglaki ng inyong mga tilapia. Ang mga ilog, irrigations, o kaya tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa ay pwedeng gamitin as source of water para sa inyong fish pond. Pagdating naman sa lupa, dapat tandaan na kinakailangan ng sapat na dami ng luwad o clay upang maiwasan ang pagkawala ng tubig. It is also recommended na patag ang lugar na pagtatayuan ng inyong palaisdaan para magawa ang right measurements and designs for the ideal fish pond. Now that you've chosen your location, it's time for you to prepare on building your very own fish pond. The measurements of your fish pond are limitless. Nagdedepende sa lugar ng pagtatayuan ang sukat ng inyong palaisdaan. But for starters in this industry, 1,000 per square meter pond is recommended with a depth of 1 to 3 meters. Sa hugis ng inyong fish pond, dapat trapezoidal ito upang maiwasan ang erosion ng mga dike o yung mga partitions ng bawat pond. Naakma ang trapezoid-shaped pond sa paggalaw ng alo ng tubig na nagme-minimize ng deterioration ng inyong mga dike. Kapag handa na ang ating fish pond, maaari na tayong maglagay ng semilya dito. Maaaring makakuha ng semilya sa Freshwater Aquaculture Center or sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture. Ang stocking density ng tilapia ay dapat nasa 4 to 5 pieces per square meter. Sa pagpapakawala ng semilya, ito ay ginagawa usually pag malamig ang temperatura. Maaaring sa umaga o hapon. Gawin ang process of acclimatization sa pagpapakawala ng mga semilya. Ibabad sa palaisdaan ang plastic na may semilya sa loob ng 30 minutes upang mabalanse ang temperatura ng tubig sa loob ng plastic at ng palaisdaan. Matapos ang 30 minutes, maaari nang pakawalan ang mga semilya. Itagilid ang plastic at hayaan na kusang lumabas ang mga semilya. Mapapansin ang pabalik-balik na paglangoy ng mga ito dahil nag-a-adjust ito sa temperatura ng tubig. Importante ang dahan-dahan na pagpapakawala sa mga ito upang maiwasan ang stress sa mga semilya. Tulad sa ibang livestock, the instructions used in feeding tilapias are the same. Sa pagpapakain ng tilapia, may designated feed sila for their respective age. Para sa mga fry feeds ang ginagamit sa pagpapakain sa kanila. The feeding routine runs from 4 to 5 times a day. The amount of feeds given to them is based on almost 100% of the body mass of the fry. Pagdating nila sa 15 to 30 grams, maaari na silang pakainin ng starter feeds. Ginagamit naman ang grower feeds upang umabot ang mga tilapia sa 100 grams. When they reach 100 grams, finisher feeds na ang ginagamit hanggang sila ay ma-harvest. Kailangan tandaan na iniiwasan ang overfeeding pagdating ng gabi kung saan mababa ang oxygen level ng tubig dahil mahihirapan huminga ang mga isda kapag busog. Madami ang percentage ng pagkain na binibigay sa tanghali kung saan active ang mga isda. Kailangan tandaan na ang tamang kulay ng tubig ng palaisdaan ay berde. Sa ganitong kulay natin malalaman na may natural food ang mga tilapia na present sa fish pond. Gumamit ng organic and inorganic fertilizers para mapanatiling berde ang tubig. Chicken manure ang ginagamit for organic fertilizer. It is recommended na gumamit ng 150 hanggang 250 kilos per month for every hectare sa inyong fish pond.
Para naman sa inorganic fertilizer, pwedeng gumamit ng 50 kilograms of urea at 30 kilos of 60-20-0 fertilizer every week for every hectare. Importante rin na malinis ang tubig ng ating fish pond. Dapat walang damo o kahit na anong uri ng vegetation na lumulutang dahil imbis na makuha ng mga phytoplanktons o yung mga natural food na mga tilapia ang benefits ng fertilizer, ay napupunta lamang ito sa vegetation na nasa tubig. Karaniwan, ang pag-harvest ng tilapia ay nakabase sa ating market. Dapat malaman ang kanilang pangangailangan katulad ng size ng mga tilapia. Some prefer 3 pieces to 4 pieces per kilo, while others want smaller sizes. May dalawang paraan sa pag-harvest ng tilapia. Una, ang selective harvesting. Dito pinipili natin ang malalaking size ng tilapia at ibabalik ang maliliit. Ang mga maliliit na ito ay papalakihin pa hanggang sa ito ay maging suited for harvesting. Madali lang ang pagtatayo ng sarili niyong fish pond. Magastos man ang pagsisimula ng ganitong negosyo, you don't have to worry. As long as ma-maintain mo ang kaayusan ng inyong palaisdaan at ang kalusugan ng inyong mga isda, mababawi mo ang investment mo pagdating ng harvesting. Dedication, perseverance, and patience are the keys to achieving the best results in tilapia farming.